Hello guys, I'm Eddie. Ngayon guys, nandito tayo sa paggawaan kasi yung ating motor ay maluwag. Parang may tumutunog sa bearing niya guys. Akala ko dito lang siya sa may gulong, sa bearing sa gulong. Pero dito na pala mismo sa aking manibela. So, kailangan niyang buksan. So, ito guys, 14 years na sa akin ang Honda Wave na ito. Sobrang tagal na guys. At ngayon lang to guys, first time na binuksan siya para gawin. Ginagawa ko guys kasi parang may tumutunog. So, for our safety, dapat talaga na ipapacheck natin yung ating mga motor. So, ayan guys. Ngayon, nandito tayo para gumawa. Unang hirap baklasin kasi nga first time lang to babaklasin. So talagang nahirapan sila sa pagbaklas. Hindi guys talaga madali. Yan guys, tinatanggal muna nila yung mga tornilyo para naman matanggal nila yung pinaka nasa gilid ng aking motor. Yan. Mahirap guys talaga magbaklas. Kaya ayan. Yung mga tornilyo kasi sobrang kapit na kapit pa. Tsaka mahigpit siya. So medyo nahirapan talaga sila magbaklas guys. Kasi nga ang Honda Wave 100 guys. Yung mga dating Honda Wave 100 ay talaga nga naman guys matibay siya. Kasi dito guys, sa 14 years na sa akin ang motor, wala pa akong masyadong pinapalitan dyan. Ang lagi lang nasisira sa akin, minsan spark plug, o kaya flat ng gulong, ayun lang guys. Pero sabi sa akin, nung nagpa-tune up ako, kailangan na palitan na rin yung wiring. Kasi nga, sa 14 years na ginagamit, so dapat bago na rin yung wiring niya, no? Pero nagkakanbas pa ako kung magkano ba yung presyo ng wiring. Sasabihin ko sa inyo guys yung price after guys na makapagkanbas ako kung saan ba yung pinakamura. Ayan guys, sa wakas natanggal na yung kabila ang gilid. Yung pinakamanibela na lang guys naman yung kailangan nilang tanggalin para mapalitan yung bearing doon sa loob. Yung tinatawag na ball race guys, yung papalitan nila sa loob. So medyo matrabaho tsaka mahirap. Ayan guys. One hour din guys ang tinagal namin dito sa paggawaan para matapos nila yung pagkakabit ng bearing. So medyo matagal kasi ang tagal nila mabaklas yun guys. Yan guys, unang subok nila guys kung matatanggal na ba guys yung manibela. Yan, tinitesting na ni kuya, iniikot-ikot niya na kung maluwag na ba. Yan, at saka tinitesting din kasi nila kung yung tunog is talagang dyan ba. Kasi ayan nga, kung pwedeng hindi napalitan yung ball race niya, higpitan na lang nila, ayun na lang para mas tipid. Pero kung kailangan na talagang palitan, kailangan na talaga nating papalitan kahit sabihin nating magastos guys. Pero for our safety na rin, kailangan guys na ma-maintain natin yung ating sasakyan. Lalo na kung ito ay ginagamit natin ng pang-araw-araw sa pagpasok sa trabaho, di ba? Mahal ang gastos sa motor kasi kailangan mo i-maintain yan. Pero syempre, mas mahal ang buhay natin. Yan guys, sumuko na si kuya. So, kukuha siya ng oil guys. Yung pang-spray para sa kalawang kasi nga sa sobrang tagal na ng motor. Baka kinakalawa yung mga tornilyo sa loob. Kaya mahirap siyang baklasin. So, i-sprayan muna nila guys. Ayan, nag-spray na si kuya sa gilid.
para lumambot yung mga tornilyo ng motor at madali na ang pagtanggal ng manubela, guys. So, eto guys, sabi niya kung bibili daw kami niyan nung para sa kalawang is 200 daw yung malaki na. I think Wubi yata yung brand ng pang-spray na yan. Yan. So, te-testing ulit si Kuya kung kaya na ba, kung malambot na ba ang tornilyo. So, ayan, medyo matrabaho talaga. Tsaka kailangan talaga ng puwersa, guys. Tsaka guys, yung motor natin, lagi talaga natin i-maintain yan. Especially pag aalis tayo, before tayo umalis, check natin yung preno, syempre, tsaka yung motor natin mismo para makaiwas tayo sa disgrasya. Ayan guys, niikot-ikot na ni Kuya kasi kailangan kasi mabaklas yan para makuha yung pinaka nasa loob niya at tatanggalin nila lahat yan. Ayan, so forsado talaga si Kuya. Spray siya ulit, spray lang ng spray hanggang sa lumambot na ang mga tornilyo. Siguro guys, kapag ako ang nagtanggal niyan, hindi ko na yan kayang ibalik. Diba? Kaya ko lang magbaklas, pero hindi ko na kayang magbalik. So, ayan nga guys. Nakakailang testing na si Kuya para tanggalin yung manibela. Kaya lang, talaga nga naman na mahigpit siya. So, mahigpit. So, spray ulit. Ayan talaga. Kailangan talaga mag-spray ulit para lumambot yung kapit niya. So, konting tiyaga lang kuya. Konting tiis lang. Makakaraos din tayo, ha? Fighting. Yan. Konting tiis na lang kuya. Tingin ko lumalambot na siya. Matatanggal na siya. Konting push, palo, twang, twang, diba? Palo-palo lang. Uy, diba? Success! Yun na, natanggal niya na yung pinaka-manibela, guys. At makukuha na nga nila yung pinaka, hindi ko alam kasi kung anong tawag niya na. Pero yun nga, guys, inisprayan muna ulit nila ng oil para sa kalawang. So, hindi ko alam po ano yung tawag dyan. Pero ayan nga, makukuha na nila para mapalitan na nila yung ball race niya. Kasi nga, sira na siya. Kaya maluwag na at may tunog na. Yan guys. Pupukpukin ni Kuya kasi matigas. So, panoorin muna natin sila guys. At magpapasounds muna ako para hindi kayo mainip. Sana continuous lang po kayong manood.